Marami nagtatanong, lalo na yung mga nakaka-attend ng health forum, bakit daw? Bakit daw kailangan pa ng health forum? Bakit hindi na lang dumiretso sa free consultation? Mm-hmm. Na kilalang kilala sa Pilipinas, pag sinabi kasing medical mission, naiimbitahan yung mga doktor, barangay, probinsya, munisipyo, na kung saan kapag nandun na yung mga doktor, wala nang palipaliwanag. Lahat ng gusto magpakonsulta, pumila, libre, di ba? Pero bakit tayo mas minarapat nating magpakapagod sa pamamagitan ng pagdi-discuss o pagbibigay ng health forum? Unang-una, tayo mga Pinoy maririnig na sinasabi, takot daw sila sa doktor. Ako po, professional na pananaw ko, hindi ako naniniwala dyan eh. Ang pinaniniwalaan ko, karamihan sa mga Pinoy, takot magbayad sa doktor. Hindi natin pwedeng sisihin ang kapwa natin Pinoy. Bakit? Ang thinking kasi ng mga Pinoy, yung perang nasa bulsa niya, imbis na mapunta pa kay doc for consultation fee, may sakit na nga eh. Kapos, yung perang nasa bulsa, imbis na mapunta pa kay doc for consultation fee, ang ginagawa ng iba, ibibili niya na lang daw ng sarili niyang gamot. Madalas, nagsiself-medication, self-prescription. Yung iba naman, nagtatanong-tanong na lang. Ang ginagawa natin, nagpag-self-medicate, eh, las lalo tayo napapahamak. Ang example na sinasabi ko, halimbawa po, ang problema niyo ay lagnat. Anong iniinom natin? Paracetamol. Pag uminom tayo ng paracetamol, ang tinatanggal yung lagnat. Yes. Tama? Tama. Pero alamin muna natin, bakit ka ba nilagnat? Ang lagnat po ay hindi karamdaman. Ang lagnat ay defense mechanism ng katawan ng isang tao. In which, symptoms lang po yan. Tingnan mo ha, lumalaban pa lang yung katawan mo para yung infection na pumasok ay protect, yung immune system mo nagre-react pa lang, paihintuin mo na sa pag-inom ng paracetamol. Ano mangyayari? Nawawala ngayon. Ang tunay na rason kung ba't may lagnat, nagkaroon ng infection ang loob ng katawan ng isang tao. At kapag may infection, definitely iinit ang temperature. Pag uminit ang temperatura, ang tawag natin, lagnat. Iinom ng paracetamol, matatanggal ang lagnat. Ito ang tanong. Yung infection, natanggal ba? Hindi. So, umpisa na ng complication. And that's what's happening right now eh, sa bansa natin. Ang tinatanggal natin yung pangalan ng sakit, pero yung pinagmulan ng sakit, andun pa rin. Kaya ang nangyayari, paulit-ulit. Okay, pangalawang rason kung ba't tayo nagtukokondak ng mission na ganito. At malawakan po ang mission natin. Umiikot tayo sa buong Pilipinas, nakarating na rin sa ibang bansa just to conduct na mission. Sa Pilipinas po kasi, pag narinig natin ang salitang herbal, naturals, and nutraceuticals, marami ang nagdududa. Marami ang kinakabahan. Marami ang natatakot. Bakit? Well, hindi mo masisi ang Pinoy. Bakit ba? Eh, sa sobrang dami na naglabas ang ganyang produkto sa bansa natin, hindi na natin alam kung ano paniniwala natin at hindi. Di ba? Sa totoo lang, kahit siyang kaumikot, mayroong mga herbal, may natural. Alam niyo ba na kung ang herbal, natural at nutra, kung yan ay hindi epektibo, kung yan ay peke, kung yan ay panloloko, eh palagay ko, hindi magsusugal ng pangalan niya si Dr. Flavier, Dr. Duque III, Dr. Dairit, Dr. Jaime Galvestan. Okay. Yung mga binanggit kong apat na yon, eh hindi ho ito basta doktor eh. Ito yung pinakamataas na doktor sa bansa natin. Kasi sila yung mga naging Secretary of Health ng sa DOH. Yes, yes. Ano po? At kung ang mga produktong herbal, natural at nutra ay hindi epektibo, palagay ko, hindi nila isusugal yung kanilang pangalan para lang mag-endorso ng nutra, herbal and natural. Di ba? Okay. Isa yon. Pangalawa, hindi pala problema ang produkto. Dapat ipinasara na ng gobyerno ang mga ganitong uri ng kumpanya. Pero bakit hindi maipasara? Kasi hindi naman nanluloko. So walang problema sa produkto. Ang problema mga kaibigan ay yung sistema ng mga Pinoy on how they sell their products. Kasi ang mga Pinoy kapag naging distributor, maibenta lang. Okay, pero may tatanong lang ako. Nung bang nagbebenta itong ating mga kaibigan na mga herbal, natural and nutra, binanggit ho ba during the time na binibenta, mare pare, pag iinumin mo yung herbal, dapat nakakawalo hanggang 10 basong tubig ka ha? Iyon. Bakit? Pero this is not applicable sa mga may renal failure, rheumatic heart disease, and liver cirrhosis. Okay? So, bakit kailangan banggitin yun? Unang-una, ang trabaho ng herbal, natural, and nutraceuticals ay ganito. Detoxification, cleansing, nutrients assimilation. Pagpasok ni herbal sa katawan ng isang tao, i-cleanse niya lahat ng organs. Kapag na-cleanse na, kokolektahin niya at ibabind lahat yun.
Ang problema, hindi ka uminom ng tubig na ganitong karami. Sino magtutulak palabas? Wala. Asan ang toxins? May stock sa loob ng katawan. Tapos sasabihin, peke, ang herbal. Kawawa naman ang herbal. Ang dami-dami naglalabasan ng herbal, ang layo nila ay makatulong. Yung pala, hindi lang tama ang sistema. Di ba? Sinabi ba sa'yo bilang kumpare, bilang kumare, mare, pare, pag iinumin yung natural product na binigay ko, ha, kailangan 30 minutes hanggang isang oras before or after meal ang pag-inom niya, ha? Hindi. Ang karaniwang ginagawa ng Pinoy, pagkatapos sa pagkatapos, isubo yung huling kutsara niya, tatawagin, nak, abot mo nga yung gamot ko at iinumin ko na. So, humahalo lang ito sa pagkain. Pag humalo sa pagkain, sa digestion, nakasama sa waste. Ano mangyayari? Baliwala na naman ang herbal. So, nagiging peke, nagiging ineffective, it is simply because we don't know the right system for it. And the third and last reason, rason po namin kung ba't kami nagmi-mission, ay eto. Ang madalas napapansin natin ang mga Pinoy, kung kailan may sakit na, tsaka lang nagpupuntahan sa mga doktor. Pagkagaling kay Doc, syempre magbibigay ng reseta. At kahit anong nakasulat sa reseta, tatakbo sa butika, bibilin kahit gano'ng kamahal yan kasi ang alam mo, may sakit ka. May pagkakamali ba ang sistema? Wala. Bakit to? To be honest with you, tama naman yung sistema. Ang problema lang, may konting pagkukulang lang sa parte ng mga pasyente. Sino yun? Ikaw. Bakit to? Dahil pasyente ka, gusto ko pong ipaalam sa'yo na meron ka pong karapatan. Anong karapatan? Katawan mo yan eh. Walang ibang unang magmamahal dyan kundi sarili mo muna. Tandaan mo yung sinabi ko, hindi ang asawa, hindi ang nanay, hindi ang tatay, o ang anak. Ikaw muna sa sarili mo. At dahil katawan mo yan, meron ka pong karapatang magtanong. Anong tanong? Ang tinatanong lang kasi madalas sa mga doktor, sa mga practitioners, Dok, ano po sakit ko? Diba, yan lang yung mga tinatanong nila. Pero what we failed. So, sinasagot siya ng doktor. Ay, ang sakit mo, ganito. Ito yung pangalan ng sakit mo. Sinasabi ko na yung pangalan ng sakit. Pero what the patients failed to ask ay ito. Dok, bakit po ako nagkasakit? Napakalaki po ng diferensya ng ano sa bakit. Ngayon, why is it important for us to know the reason why we are sick? Simple lang ho. Pag nalaman natin ang rason kung ba't tayo nagkaroon ng karamdaman, at natanggal natin yung karamdaman na yan, ang laki ng posibilidad na hindi na po siya uulit. Bakit? Eh, alam mo kung saan nagsimula eh. Maiiwasan mo na. And that's the only time pwede nating sabihin, prevention is better than cure. These are the basic reasons kung ba't kami nagsiservisyo publiko sa pamamagitan ng programa natin sa DZME, ang Kalusugan at Kabuhayan, and at the same time, nagko-conduct ng mga health forum. So, dito po, di-discuss namin yung health forum para po maunawaan ninyo bakit nagkakasakit ang tao at ang ugat kung ba't nagkakasakit ang tao, tatanggalin ang ugat kung ba't nagkasakit ang tao, and rest assured na malaki po may tutulong nito para mahalin mo ulit ang iyong katawan katulad ng dati mong pagmamahal dyan.